Ayan. So, si Sir Fernando sa Casinil Suarez, tama. Ayan. So, sino pong nagudyok sa inyo para maging producer ng ano ng real serye na ano, Totropahin at Jojowain? So, first of all guys, konnichiwa sa Japanese. Hello in English at magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una po sa lahat, kaya po nabuo itong BL series na to dahil po sa Batikan na si Mr. Jojo Beloso. Invite niya po ako dito na buo ito kasama si Mr. Okay. Hindi ka nagdalawang isip? So, sinabi niya po sa akin yung idea sa panunulat. Hindi na po ako nagdalawang isip kasi ang ganda nung pagkakasulat at nung matututunan mo dito guys, hindi lang po kayo ikiligin, hindi lang about sa sex or about sa pagkatao ng isang Pilipino. It's all about realization, millennials, yung mga nangyayari sa panahon ngayon. At saka mamumulat po kayo kung ano ba talaga yung importansya ng BL series na to. Pag nung i-present sa'yo ang cast, anong naging komento mo? Sina Neil, sina Rash? So yung pinisend po sa akin yung mga cast, first of all, chinek po natin yung background nila. So mga ano na po to, experience na artist, tsaka mga galing po talaga sila. Agree ka kagad? Agree po tayo agad. Okay. Pero hindi ka lang dito producer, di ba? Isa ka lang actor. Ah, yes, so anong role mo sa movie? Kasama po ba tayo sa series na to? Isa po tayong kabit. So, sad to say, pero nag-enjoy po and yung role ko po is makatulong po ng malaki sa makapag-share po ako ng knowledge sa mga kabit dyan. Sana po panoorin niyo po ito, kaabangan niyo po at nakikiligan at matutuwa po kayo, promise. Talbo. Ikaw naman, Neil. Anong mga pasabong mo dito? May pag-ubad ka rin bang gagawin? Magpapakita? Meron po tayo ipapakita pero hindi po muna natin sasabihin. Siyempre po para panoorin nyo at abangan niyo ako. Tapos para po sa akin itong bagong role po para sa akin to kasi alas yung mga ginaganapan ko po, ibang role pang mga kontrabida, mga parang mga loko-loko. Ngayon po, iba na po yung role na pinanood ko dito. Naging mapangahas ka ba dito? Hindi naman po. Ganun. Kasi di ba bida ka doon sa match dancer, mapangas ka na, ba't dito okay. Hindi? Binigay po ni Tito Jo yung role para, iba naman po yung magiging character ko. Para malaman ko rin po kung may potential din po sa pag sa ganitong parang bading na bading ang role mo dito, tama ko? Opo. First time mo magbading? First time po. Anong naging preparation mo nung sabing magbading-bading ang kanila? Siyempre po, tinitignan ko po yung mga usual na ginagawa ng mga badi. Nanonood ko kung paano sila magsalita para po madala ko sa karakter. Mas challenging being a bading role or yung match dance? Mas challenging po sa akin. Kasi ngayon ko lang po siya talaga ginawa. Hindi ka na nga pa? Hindi naman po. Sino ang naging peg mo? Naging peg mo yung ginaya mo. Ginaya mo. Siyempre po, may balba si Simon. Actually, may hawid ka. May hawid ka. Anong comment mo na may hawid ka kay Simon? May hawid ka kay Simon. Siyempre po, overwhelmed. Kasi kilala lang po siya. Kaya ko ba nalagawa ka na ng bading? Nalagawa ka na ba ng bading? Hindi naman po natin may tatago. So, ano nangyari? May nangyari agad. Parang okay. Ay, hindi nagpapawisan po. Mainit ba nga walang aircon? Hindi ka nito, Neil. Paano mo tinanggap ba? Tama ba? Yung role, di ba? Siyempre may mga lambinan, may mga laplapan. May laplapan po mga ganon. May mga Daring scene. Ano po? Yung mga daring. Yung preparation mo ginawa sa mga laplapan. Yung mga daring preparation po. Ginusto ko po kasi ito eh. Kaya tinanggap po. And hindi po. Nasa larangan na rin po ako ng pag-army. Sa larangan ng paglaplapan. So yung kung ano po yung ipagawa sa akin na kasama po din sa script.
At ikagaganda naman po nung palabas na ganito. Paano yung ano niyo ni Rash sa mga eksena niyo? Nag-usap ba kayo? Ganun? Opo, nag-usap po kami ni Rash sa mga eksenang gagawin namin. Hindi yung mga masiselan. Opo, nag-usapan po namin. Anong sabi, medyo, wag, ano po eh, pare, wag tumayo ha, ganun. Charot. Si Rash po, si medyo naiilang. Oo. Okay. Ay, naiilang siya. So, paano mo siya inano na mawala yung ilang niya? Sinabi ko lang po sa kanya na, ano, na trabaho lang ito gawin natin ng maayos para mas napilihin tayo. Okay. Last but not least, naiilang sa mga eksena nyo na lambingan ni Neil? Naiilang ka raw sa mga eksena nyo lambingan ni Neil? Opo, medyo. Kasi first time ko po kasing mag-ano, kumanap na titipan pero ka-partner mo is same. Same sex. Medyo naiilang po ako kahit tropa ko po siya, friend mo siya. Naiilang pa rin po ako ng konti. Siyempre, pati meron kayong ano, di ba? Misan, awakan, ganun. Awakan ng ano? Hindi, I mean, misan, nag-awa lang po kayo ng kamay, di ba? Paano mo na-alis yung pagkakasiwa mo sa mga eksena? Inisip po is, trabaho lang. Kaya sinabi kinausap po si brother niya na trabaho lang tayo, walang personalan. Kahit anong paggawa, go lang. Game ka naman pala eh. Yeah, game naman po. Kasi work lang po talaga. Nakuna na ba yung laplapan niyo? Ba? Nakuna na ba yung mga laplapan niyo? Laplapan po namin, abangan na lang po nila. Mga eksenang galang. Nagmo-model ka ba? Dito po, model po. Nag-model po ako na guys. Tapos, model din lang. Then, nag-viva ka na lang? Opo. Viva po ako yung pinasok po ako dito, Jojo. Ano ang kaibahan yung dalawa sa mga nagtambal na sa mga BL series? Anong panlaban yung dalawa? Siguro para sa akin yung acting. May acting din naman sila. Yeah, pero yung sa amin po kasi is parang totoo. Hindi totoo. Totoo rin sa kanila. Yes. Tapos, tsaka pag nagkakamali po kami, tinutuwa po kami nindirin kung paano yung tamang emotion, paano yung tamang atake. Tamang halik din. Abangan ko nila yun. Ganon. May sikreto pa. So masabi itong serye niya to, BL series talagang dapat panoorin kasi dami gumawa ng BL series na basura. Yes po. Dapat po nilang panoorin itong BL series na to kasi sorry po ha sa ibang BL series na ano. Kasi unang ano pa lang ng ano nila, series nila is parang sex na agad. So parang wala kang mapupulot na aral. So dito maraming kang mapupulot na aral dito. Hindi lang basta silig gano'n. Sabi nyo rin kanina, dapat daw manood kayo ng mga BL series. Anong mga napanood nyo? Po? Sabi niya, dapat daw manood kayo ng ibang BL series. Anong mga napanood nyo? Napanood ko po is One Day Pag-ibig. Napanood ko po yun yung first episode nila. Then Hello Stranger. Hello Stranger po maganda. Oo, maganda talaga. Isa yun sa maganda. Yes. Then actually, doon din po kumuha ng konting acting sa Hello Stranger. Paano yung tamang matakin. Ikaw, Neil. Ako po, to be honest po, hindi po ako nakakadaw ng BL series. wala po ako alam sa mga atahin ng mga acting po nila. Anong feeling mo na ang dami yung pinagdaan ng mga pelikula, di ba? Pero ito, bida talaga, tapos serye. Masaya po. Siyempre po, para sa isang nag-artista, pag nag-bida ka, sobrang saya po nun. Kasi hindi naman po lahat nabibigyan ng ano, opportunity na lumagap ng ganito. So, siyempre po, masaya po. Oo. Tapos, yung in-offer sa'yo? Hindi na po ako nagdalawang isip. Wala rin limitasyon kahit ano ipagawa. Carry. Ayan. Ikaw, yung girl, anong role mo dito sa amin? Magpakilala ka muna. Hi, I'm Angie Kang. Ang role ko dito ay fiance ni Troy. Okay. Ikaw naman, Iha. Hello po, ako po si Misty Barata. Ako po dito ay yung girlfriend ni Rob. Ayan. Ikaw yung kontrabida. Kayo ba yung nag-ano? Nagsabuntang. Nagsabuntang kanina? Opo. First time yung umarte sa Pilipinas? Ako po, first time po kasi nag-start po ako sa modeling pero it's an honor for me to start in the industry na isa sa mga lead agad. Wow. Love it, Kaki Angel.
Thank you. Ano ba yun? Nahirapan ka ba sa una mong pag-arte? Challenging, pero kakayanin. Ikaw naman, anong role mo sa movie? Ako naman po, sa likod po talaga, kung mag-aanino po ako ng mga artista, nag-stand po ako, nag-go-go po ako sa mga artista. Pero may extra role lang po. Ito yung role mo kagabita, di ba? Sino peg mo? Parang ganyan na rin po, malamaha po. Malamaha, white flower. Opo. First, pali first time mo rin gumawa dito ng serye na po. Question, paano kami manligaw sa inyo na sa bandang uli malaman yung bading pala? That's a very serious bading. Pagdalaman po namin sa bandang uli na bading po pala, tapos nandiyo, hayaan ko na lang po, maghingi po na lang po. Kasi kung pagtutunan ko pa po na person, may stress lang po. Kasi may mga babae na pumapatol sa bading, nakakaanak sa bading. Carry mo yon? Siguro po sa akin, hindi po. Kasi isipin ko lang po, maging future family po. Bakit maging walang future? Hindi po. Ano po, kumbaga, yung magiging anak ko. Bakit? Ikaw responsable naman yung bading. May mga responsable, mayroong mga responsabling mga bading kaysa sa tunay na lalaki. Okay. Opo, yes po. Pero mas bet ko po siguro tunay na lalaki. Tunay na lalaki. Ikaw okay. Naman. Ikaw naman. Ikaw. It's your turn. It's your turn. Ano maligaw sa'yo? Kailangan mo bading. Pag nalaman ko na bading, at first, syempre magti-thank you ako sa kanya for his bravery. Tell me, kasi sa mga pinagsamaan natin, meron siyang courage para sabihin sa akin. And also for his honesty. And after nun, pwede maging friends, maging best friend. Siyempre, never ever ko siya makakalimutan sa life ko kasi nagbigay siya ng lesson para sa akin. At kung tatanggapin ko man siya, siguro depende sa sitwasyon kasi hindi natin masasabi in the future. Pero if ever matanggapin ko siya as my husband, open naman ako for new challenges of life and hindi ko siya inakahiya dahil asawa ko. Pwede ba yung maging best friend? Inilook ka nga nung una akala mo lalaki. Pwede naman po kasi... Hindi, magpakatuto tayo yung realidad. Charot. Eto! Kaibigan mo pa rin, okay siya. Paano naman kung nalaman mo na sa ako may pumato naman sa bading, okay yan sa'yo? Siyempre, at first, mahirap kasi mapapaisip ko kung ano po bang kulang sa'yo. Ay, pero... Mas magaling daw. Kung gano'n, siyempre, try to find them. Mas surpass ko yun. Pero, pag nalaman ko at nag-explain naman sa akin, at nakikita ko na sincere siya sa mga words niya at handa siyang magbago para sa akin. Na maging loyal at faithful. Pero ano tawag nito? May mga babae kasi na mas tanggap nila na ang karibal nila ay bading kaysa sa ano kapwa babae. For me. Hindi, para sa kanya. Para sa kanila, hindi sa iyo. Para sa akin kasi hindi naman yun sa gender or ano tao pa rin naman yun kahit ano mangyari. Kahit man maging lalaki, bading, babae, nanay ko o kaibigan ko, kung alam ko na may ginawang mali sa akin, syempre masasaktan ako at hindi naman pwede na magpapaapi na lang ako. Kailangan ko din lumaban for myself. So anong stand mo dyan? Ako naman po, tama po kayo na mas marami pong babae na mas gusto maging karibal na lang po is bading po kaysa sa babae. Sa akin naman po, if ever po na magkagano, papapiliin ko kung saan po siya mas masaya. Kung doon ba siya sa guy niya o sa akin, kung sabi ng pamilya niya. Kasi ayoko rin po yung may kahalo. Tsaka kasi, ano po, magigiveway po ako kung talagang doon siya mas masaya. May iba tayo, kanina sasabunutan nyo. Nag-usap ba kayo? Kumusta yung scene na yun? Nasaktan ba? Kasi ako nasasaktan na bang pinapanood kayo eh. Handa naman na po. Nag-sorry na kami bago pa magsabi na, uy, sorry kung nasasaktan kita na ganyan. Ang tagal ng sabunutan yun eh. Ilang minuto ba yun? Sa loob namin yung ginawa yun. Pero may ano, may control kayo, kinokontrol nyo. Yes. Ayan. Kasi sabi namin, pag kinontrol ko yung
kamay ko, sumama na lang yung ulo ko para hindi ko saktan. Dapat sinaktan mo, sinabunutan mo. Kumanti ka, charot. O, sa dalawa naman tayo. O, ayan. Paano kung nabuko kayo ng girlfriend nyo o ng jowa nyo na may jowa pala kayong bating? Yan. O kung nalaman mo ng bisk ko. Hindi ko po alam eh. Wala po ako masyadong maano dyan pero nibigay po ako ng opinion dyan. Siguro is singi ako ng sorry sa kanya kasi tao lang din naman ako. Yun, nailove ako kahit siguro LGBT, hindi natin maiwasan pag tumama sa atin yan, di ba? Correct. Hindi natin maiwasan yun pag tumama. Siguro hingi ako ng tawad sa kanya na nagkamali ako. Nagkamali ako, na nagkulang ako sa kanya. Siguro hindi siya para sa akin. Hanapin na lang niya yung tamang tao para sa kanya. Yun lang. Ikaw, Neil. Sa akin po, siguro hingi po ako ng tawad sa relasyon ko. Kung meron na lang mga relasyon na kapilid na respeto ko na lang din para sa kanya. Hindi niyo ipaglalaban yung karelasyon yung LGBT? Ano po? Hindi niyo ba ipaglalaban yung karelasyon yung LGBT sa girlfriend niyo? In case? Siguro po ipaglalaban natin kung doon tayo masaya. Okay. Diba? Basta so, yung basta sa sagot mo kanina, so posible kang ma-inlove sa bading? Posible po kasi kahit sino naman po posible. Hindi po, kaya nga hindi po natin naiwasan pag tumama sa ating love, di ba? Hindi natin maaaring matatakasin. E paano kung ano, yung role nyo dito eh, mangyari sa totoong buhay na ma-inlove kayo sa kapwa nyo lalaki? Okay lang po. Siguro yung paglalaban ko kung paano siya, di ba? Paglalaban ko siya kahit gano'n pa kahit sa pagulang ko. Kung hindi siya tanggap ng magulang ko, iwalay ka. Wow, wow. So, susundin mo ko ang nararamdaman mo. Yes po. Yun. Ito po yung susundin natin. Ayan. Ikaw, Neil. Ay, po, siyempre po. Kasi tao lang din naman po tayo. Puso't damdamin. Okay. Pero ano, ito kung sasagutin nyo o hindi, okay lang ha? May naka-relation na ba kayong bading? Ako po meron. Ayan, yung mami namin. Hindi naman po tayo po itong tao para sa mga kasi bakit naman po na nasa industry tayo na ganito kasi tatanggi natin until now o tapos na? Ay, tapos na. Ikaw naman, Rash. May naging isang beses na po yun. Kaya medyo meron na rin ako karanasan pag nagipag-relasyon ako sa TV. Kaya paano may pagmamahal kayo sa bading o sinex nyo lang? Joke! Actually, mahal ko po yung LGBT. Kasi my manager is Tito Jojo Belleza. So, sinapunto mo yung pangalawang tatay. Tito Jojo. So, hindi madali ba ang interpretation niyo sa role niyo because of that? Actually, hindi po eh. Dahil na first time kong mag-lead tapos ganito po. Hindi po masyado. Kaya, pero kinaya ko kasi chance na po tayo, di ba? Isang beses lang po tayo mabibigyan ng chance sa buong buhay natin. So, igagrab na po natin. So, base sa karanasan nyo, masarap ba magmahal ng bading? Masarap ba magmahal ng bading? Masarap kong magmahal ng bading. Seryoso. Hindi, seryoso. Masarap kong magmahal ng bading kasi naranasan ko yung kay Tito Jojo. Hindi po as a... Kay Tito Jojo ba yun? May kaniwanag siya. Paano yung relationship ba? Biro lang. As a mother po kasi, kaya nga po sabi ko po sa inyo kanina is, siya na pwinto po yung pangalawang tatay. Kasi, medyo nalayo po ako sa family ko. Sa family ko, sorry. Ay. Ayan. Pinapaiyak mo pre, ikaw talaga. Nung nalayo ka sa family mo. Yes, sa family ko. Bakit ang nangyari? Hindi ka tumira sa bading. Ha? Hindi po tumira. Actually, yung yaya ko po, inalagaan po ako. Tapos syempre, hindi naman po kami mayaman. So, parang nasa kalsada rin po ako. Nag-aano rin po ako. Ba't magulang ba nagtatrabaho sa ibang bansa? Oo. Nag-work sa ibang bansa? Hindi po. Yung mother ko po kasi, nung bata po ko baby, kasi ati po siya, ati po. So, ginawa ko nung yaya ko, sila yun na lang po ako sa kanya. Then, sabi ko ng lola ko, grandma ko na,
ikaw na mag-alaga dyan sa ako kasi mapapaniwala lang siya. Mapapaniwala lang siya sa hindi niya magulang. Ayaw. So, po akong nawala sa family ko. 19 years old, hindi ka na makita ng real family. So, nakita mo na sila ngayon? Nakita ko na po sila. So, masaya naman po. Hindi naman po nila ako pinukuha. Dapat nila akong saan po gusto, go. Mayroon ko kasi mabili, eh, di ba? So, wala po akong pinipili. Hindi pa rin kontrato ko sa mother ko kahit hindi ko siya nakalagyan. Kasi, binuhay niya pa rin po ako, nagpapasalamat ako. Yeah. Si Neil naman, ikaw na, it's your turn. Masyadong madrama rin po yung buhay ko. Lumaki po ako sa stepfather ko. Hindi, yung masarap ang magmalang ba din muna? Masarap po magmalang ba din? Actually, mas masarap sila magmahal sa babae. Kasi nga, maalaga. Ayun, tsaka... Kung ano yung gusto, bibigay nila, gagawin nila lahat para mapasaya. Tama naman. Iba Rodel. Paano naman niya kasi yung mga bading? Ano naman yung... Ano naman yung return pagmamahal? Give and take po. In fairness, ha? Oo, yung millennial ng mga to, ano? O kayo, nagkaroon na ba ng karelasyon, Tibo? Bayo man, bayo. Tibo? Akala nyo, ligtas na kayo. May nakakang sa kayo, Tibo? Opo. Ay! Ay! Bibilis ka? Oo. Baka mas dito. Hindi, ano? Magpakatotoo na rin. Oo. Siyempre po, Tibo. Hindi po ito matatagam. Naranasan ko na rin po, sa una po, ang hirap tanggapin para sa iba, sa mga kapitid ko sa family. Wala po sila magagawa kung minahal niyo po talaga. Hanggang ngayon? Paano kayo hiwala? Ano po, nag-focus po muna kami sa mga career po namin. Nagsushowbiz din? Hindi. Okay. Ilang taong tumagal ang relasyon niya? Ano po, 1 year po. Taga? So anong may advice mo sa mga ano, sa mga millennial, sa mga nanonood ngayon na yung pakikipagrelasyon sa kapwa babae? Ang may advice ko po sa kanila, huwag po nilang madali. Dahil kung mga kapatahan po ngayon masyado po madali. Mag-focus po muna kayo sa sarili. Kung magmahal naman kayo o mahulog kayo sa kapwa ng babae o sa kapwa ng babae, sabihin nyo sa inyo, siguraduhin ninyo yung mahal mo ang isa. Once na nasa isang relasyon pa kayo, kailangan nyo ng panindigan at ipaglaban nyo para may iwasan. Makapanakit tayo ng pagkakawa. Ayan. Ikaw, Angelica. Angelica. Wala. Wala. Pero parang ano, sumasali ka sa mga beauty queen. Ano siya beauty queen? Marami po mag-a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 -
hindi ko pa kasi naisip na may karelasyon na ako na girl to girl, pero kung iisipin ko man na pwede makasama, pero deeper than that, siguro hindi ko nai-imagine yung sarili. Sabi niyo, are you? 19. Okay. Sabi ni Natalie Hart, mas gusto raw niyang magkaroon ng jowang bading kaysa sa jowang tibo or kapwa babae. Kayo, ano yung stand niyo dyan? Ako, jowang bading. Kasi meron na akong best friend, meron pa akong boyfriend. Wow! Misty ka ba? Sa akin din po, jowang bading. Kasi, siyempre po, sa tagal na rin po natin nagbubuhay. Aminin na po natin na pag may kasama po tayong gay, sumasaya yung buhay natin. Tsaka ito po, na base po sa experience ko po, yung mga gay, yun po yung mga totoong kaibigan po. Mas totoong kaibigan po. Asa naman producer natin, tanungin din natin. Tara! Ikaw ba produce the experience ka ng sumabing? Ayoko. Ah! Wala po. Experience. Pero una, first, galit ako nung bata pa ako, galit talaga ako. Okay. Kasi syempre parang ano. But then, habang tumatagal, nakikilala ko yung mga pagkatao, nakatuwa sila, jadi, malalaanin. Tapos, talagang ano, seryoso sila pagdating sa, kunyari, friendship.
talagang ano, madami kang kapupulutang aral sa bading. Kaya huwag niyo pong mamalik ang bading, guys. May nandigal sa yung bading? Madami, oo. Alam mo, sa Japan, open lang yung relasyon sa bading eh, di ba? Open sila, yung parang walang mali siya. Oh, wala kasi, focus lang sila sa trabaho, tapos pag-uwi, eh, yung mga babae dun, medyo, ano eh, iba po, ano din, focus din sa trabaho, workaholic. So, hindi ka doon umabot sa ganung point? Hindi po umabot sa okay, talbog. Ito na, sino ang tutropahin nyo at jojowain sa mga ano, sa mga artista natin ngayon? Tutropahin, syempre po, tutropahin ko lang ang kasama ko sa... Hindi, yung mga babae. Sa mga babae, lahat po sila. Huh? Lahat sila, tutropahin. Isa lang po ba? Sa lahat po sila. Sa mga artista natin. Sino yung gusto mong jowain at sa... Jojowain? Ella Cruz. Ella Cruz. Dahil parang Ella yung Ella dito. Ano? Ay, ano ba? Dito ba? Hindi. Tunay na artista like. Hindi ba? Tunay din naman siya artista. Hindi, kasama sa movie. Yung Liza Soberano. Mga Catherine, mga ganon. Mga ganon. Sinadin. Bakit sinadin? Ano eh, Pilipina. Okay. Morena, tsaka magaling kumarte. Saan pa magaling? Okay. Ikaw, Rash? Siguro po, Pat. Trader. Okay. Kasi nakikita ko yung talagang malalaan sa as a girlfriend. Then, mabait siyang tao. Saka matulungin. Then, magaling din po siyang umaktig. Mas ganda. Jojowain, tutropahin. Jojowain? Ay, bakit? Jojowain kasi... Alam, hindi mabait ko kasi siya. Diba? Kahit minsan meron siya nasasabing ano na pangit sa baby. So, parang nababawi naman niya. Nakakatulong naman siya sa mga tao. Hindi katulad ng ibang ano artist na wala nang natutulong, dadapan ng dada. Diba? Ikaw, Neil? Ako po ito, tropahin. Mas masarap po siguro kung tropahin siya kaysa diwan. Kasi, pag tigropa ko po siya, siguro... Walang ending yung pagsasama niya. Okay. Paolo Balesteros. Paolo. Tutropahin din. Okay. Masiyahin po kasi siya. Ikaw? Tutropahin po kasi hindi po masyadong malamang yung pagkatao talaga. Ricky Reyes. Charot. Charot lang. Pwede naman. Oh, sige. Ricky Reyes. Sikat na ano hairdresser ng yung Reyes po kilala Reyes yun din yung kilala si ano na lang Bibi Gandang Hari si dating Rustong Padilla ganun lang totropahin okay ikaw totropahin ko kasi alaga po natin. So parang ganun po yung kuya-kuya namin dito na yung kaisa mo. Ayun, ati-atihan, di ba? Ati-atihan ngayon. Alan K. Alan K. Parang ito sa sunod. Alan K. Totropahin pa rin. Alan K. Dito Jojo. Dito Jojo. Totropahin. Jojo Belos. Ah, Jojo. Ang haba ng hair! Jojoy po yan, Jojoy! Ay! Anong reaction nyo po? Hindi na po kailangan mag-isip. Medyo ano to. Oh! Tampon! Yun. Eto na lang last question ko sa akin na ewan ko sa kanila. Bakit namin kailangan panoorin ng Jojowain tutropahin? Thank you sa mga... first night, thank you sa mga... taong nagsusupport sa amin and talagang we worked hard for this to be not only to be perfect but also to be exciting, happy and
promise namin kayo na never ever kayong mag-disappoint. Saan ka nila pwede i-follow ng social media accounts mo? Follow, like nyo po yung page ko on Facebook, Angelica, K-H-A-N-G. And follow nyo po yung page namin, JOJOWAIN o TOTROPAHIN. Yan. Ikaw, Misty. Hello everyone. Abangan po ninyo to dahil marami po kaming iyahatid sa inyo. Full of kilig, full of kulitan, full of katatawanan, at syempre, full of iyakan. Kaya dito niya lang kumain kita. Huwag din yung papalagpasin dahil magsisisi kayo pag dinin nyo ito pinapanood. Lagot kayo kay Tito Giorgio. Bakit mystic ka ang... Sino ang pangalan sa'yo? Mami ko po. Dahil daw po sa Mexican series po na pinapanood niya po dito. Alam mo ba ang singer na si Mystica, yung artista na si Mystica, ang nagpangalan kung sino? Si Tito Giorgio. Correct. Ayan. Diba? Tapos, saan kanila pwede i-follow ng mga ano? Ng mga tibo. Charot. Ito lang. Follow my social media accounts. My main account on Facebook, Mystica Sonia Barata. My second account, Misty Barata. My Facebook page, Angel Mystica. My another page, Angel Mystica Official, my gaming page. And paki-follow rin po ako sa Instagram, sa Mystica Barata. At sa aking YouTube channel na Angel Mystica. At syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-like and follow ang aming page na JOJOWAIN o TOTROPAHIN. And hindi kayo magsisisi at stay tuned para lagi po kayong update. Ayan. Pwede ka mag-inusun sa YouTube. Neil! Ayan. Dapat nyo pong abangan ko ng TOTROPAHIN at JOJOWAIN. Sapagkat iba po yung atari ng karakter ko rito kumpara dun sa mga nagawa ko ng kaya po supportahan niyo po yung TOTROPAHIN at JOJOWAIN. Yun po, abangan niyo po ito JOJOWAIN at TOTROPAHIN. Sobrang nakakakilig, tapos merong halong saya. Basta lahat ng emotion siguro nandito na masasabi. Tsaka hindi basta-basta yung mga scenes namin dito. Okay. Talagang napakabigat. Talagang pinagandaan namin itong ano to. Talagang, tapos ya, para sa inyo to guys, abangan nyo talaga guys. Saan nila kayo pwede i-follow? Pa-follow po ako sa ano, Rash Flores po. Facebook page po. Then, Facebook account, Rash Aret Flores. Then, yung po JOJOWAIN to, yung pari. Neil. Sa akin naman po, Facebook account and Instagram. I am Neil Suarez at gmail.com. Ayan. Si Prudo naman, bakit namin kailangan panoorin to? Yes, kailangan po natin panoorin to. Unang-una sa lahat, sa kilig, busog na busog, sa kapupulutan ng aral, malusog na malusog, at sa good vibes, habi na habi guys. Kaya huwag po papaligpasin ang bawat series na. Bongga. Yun. So, what is the essence of being a woman ng panahon ng pandemya? Angelica. What is the essence of being a woman ngayong pandemic? The essence of being a woman here ngayong pandemic is helping each other, not to spread, but to be safe at home. And sobrang... Kasama ko ngayon sa Ruda. Sobrang... believe na believe ako sa mga tao na kahit despite the pandemic, meron pa rin silang naiisip na work for to help their family and friends and also to be mentally stable. Mystica. Ngayon pandemic, aside sa sinabi ni Angela, sobrang sanido at proud po kami, lalo na po sa mga kababaihan na hanggang tumayong maging tatay, nanay, kapatid, at sa lahat para sa pamilya niya. Lalo na ngayong pandemic na maraming nawala ng trabaho, lalo na yung mga padre pamilya natin, ang mga frontliners, maraming nawala. Pero tumatayo pa rin tayo, lalo na po yung ating mga nanay dyan. Maraming salamat. Talaga, tinayuan sila. last question ko po sa inyo, sir. Hindi ba sumakit ang ulo niya sa pagpo-produce dito? Unang-una sa tanong nyo po yan. Nung binubuo namin, first, sobrang sakit nung binubuo namin, nauna sa oras, sa time management, may nalilate, tapos mayroong
pagka breakfast, pagka lunch, nauuli, tapos yung taping namin, nabibitin kung hindi pa kami nakakatapos ng isang series namin, tapos na yung araw. Pero at the end of the day, masaya pa rin kasi parang family lang kami dun sa location namin at saka intindihan. Yun yung po yung importante sa lahat pagka gagawa ko. Parang family kayo at ituwin yung bawat isa na kapatid niyo. Masakit ba sa bulsa? About yan, siyempre, first of all, this is my first time na mag-produce. So para sa akin, oo naman, kasi hindi ko pa alam yung mga ano talaga, figure, but then, marami po natutunan sa series na to. Mas natuwa po kasi nakakatulong po sa mga kabataan, tapos sa mga kasi natin lalo na ngayon, pandemya. Hopefully guys, supportahan nyo po ito. Malaking tulong din po ito sa mga kabataan at sa panahon at mga kabataan. Dito Jojo, bakit kayo gumawa ng ganitong proyekto? Bakit pumasok sa utak niyong gumawa ng music? Parang na-challenge lang. Na-challenge lang kasi halos lahat gusto gumawa ng music. Si Direk Tony, sinubihan ako na, inimbita ako na mag-gawa. Si Neil Tan, Boss Big. Sabi ko, bakit lahat sila gusto mag-gumawa ng bills? So sabi ko, kaysa mag-ano ako, gagawa na lang ako ng sa sarili ko. So kailan pala ipapalabas to? Hopefully, March 15 yung target date. Saan po nila mapapanood? Sa YouTube. Sa YouTube. Philmoda, under Philmoda. Okay. Ayun. Okay. Okay, thank you. Victoria.